sa mapagpalang umaga, hapon, gabi, saan man solo kayo ng mundo ng nararating ng vlog na to, welcome po sa ating God's Healing Mission. So, bago po lahat, dumako po tayo sa pagbuhod ng panalangin sa ngal ng mga nanganak ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh aking pastor, di ako magkukulang, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Inibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, di ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang, sa harapan na lingkod mo ikaw may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin na ulo ko'y langisan. Pati na ang saro ko yung pinaabaw, tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaaki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, welcome, welcome po sa ating God's Healing Mission. Palakpakan natin si Lord. Maraming maraming salamat sa Diyos. Purihin, purihin si Lord, no? Napakabuti ng Diyos. Sabi nga, no? Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo, nakikita pa tayo, no? Welcome muli sa ating God's Healing Mission. A mission to heal, to protect, and to save people, no? The soul, ano pinaka-soul nito? Ang pinaka-puso nito? Ang pinaka-puso ng ating blood? Siyempre, walang iba kundi yung tunay na kaligtasan na sana po lahat po tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Amen. So don't forget to like and share this and subscribe and click the bell button po para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga vlog natin. So review nyo rin po ha yung mga vlog natin, nandun po lahat. Turo ng, lalo na ito, malalalim po ito, no? Turo ng kaligtasan. At kung ano-ano pa, mga apparitions, mga tanong natin sa sarili natin, mga turo na simbahan, Catholic teachings, apologetic, theology, catechism. So, kompleto po yan. I-review nyo lang po. And kagaya na sabi ko, no, huwag nyo kalilimutan, i-share nyo po ito. Ano sabi ni Lord? Ito po, pag-sinyer nyo, ito ay pagtupad sa utos ni Lord na bago siya umakit sa langit. Ano sabi niya? Ipalaganap nyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ituro nyo sa lahat ng bansa. So kasama na po tayo ngayon, tayo mga bininyagan ng mga kaparian natin, mga apostol noon sa Biblia, mga pari po yan. No? So sila po'y wala na, mga pari po ngayon, bininyagan tayo. So tayo naman, ang may, okay, ang may responsibility naman, obligasyon natin, tulungan natin si Lord. Wala na po siya, nasa langit siya. No? So, kung sino magsasalita, tayo ngayon ang instrumento niya. So, kung di ka man makapagsalita ngayon, kapatid, brothers and sisters, so, yun, ang gawin mo na lang, i-share mo na lang po ito. Ito, napakaganda ng topic kasi natin ngayon, napapanahon po siya, no? Muli, ito po yung lingkod si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender, at ang ngayon Bible preacher na po dyan mismo sa cellphone niya. Dati rin po tayo lay minister, no? So, dumako na po tayo sa napakaganda at napakainit na topic. Anong topic ngayon? Topic 117. So, 117, napakabilis ng panahon. Napakaganda at napapanahon. No? Para sa atin lahat to, ah, hindi lang sa isang kandidato. Ano? Pero para sa atin lahat to. Ito po yung mensahe ng Diyos sa atin lahat. Mensahe ng simbahan at ng Biblia. Okay, ano ba yung topic 117 natin? Ayan, so please, wag mong kalilimutan, i-share mo to sa lahat pagkatapos nito. I-share mo to. Dito po, mas maliliwanagan tayo sa lahat ng mga may tanong sa sarili. Ano ba nangyari? Or yung iba naman, salamat sa Diyos. Ito'y siguro yung kagustuhan ng Diyos. Amen? So, dalawang bagay yan eh. Yung ibang bumoto sa nananalo ngayon, salamat. Yung naman hindi nanalo, yung mga nila binoto nila, ano ba yun? No? So, nagtatanong, no? So, ngayon, liliwanagan natin, ayon sa turo ng simbahan at Biblia, ano ba nga ba talaga? Ito yung tanong ngayon, topic 117, no? God's will nga ba, or God's will ba, ang resulta ng election natin ngayon? Uulitin ko po, ang tanong ngayon natin, God's will ba ang resulta ng election ngayon?
Kasi marami nagsasabi ngayon, oo, God's will yan. Kasi gusto ni Lord si ganito. Kaya nanalo. Hindi God's will yan. Ganito lang yan. Okay? Siguro ganito. Ang daming question. Parang tanong, alam ba natin ang kagustuhan ng Diyos? No? God's will ba talaga o hindi? Ngayon, ang isasagot natin ngayon, mas maliliwanagan po tayo ayon sa turo ng simbahan at ng Biblia. Lagi ko po sinasabi, kumpleto po ang Bible, no? Pero meron tayong mga ibang tanong na siyempre, masyado ng sobrang lalim na tanong na hindi, sabi nga sa Biblia, hindi lahat, no? Pero halos lahat po ng mga tanong natin, halos lahat, ha? Hindi naman totaling lahat, may sagot ang Biblia, may sagot ang simbahan at Biblia. Bakit? Ang simbahan po, the church is the pillar and foundations of the truth. So, ang simbahan po magpapaliwanag. Doon papasok yung theology study. No? Yung buong paliwanag. Amen. So, ulitin kong tanong. Topic 117, God's will nga ba? O God's will ba? Ang resulta sa election natin ngayon. Mas maliliwanagan tayo ngayon. Please, lahat po ng mga friends and relatives niyo o yung mga kamag-anak niyo, mag-tune in na po kayo o lumapit na po kayo sa cellphone o kung nakalagay sa TV, lumapit na po kayo. Mas maliliwanagan tayo rito. Nandito po halos lahat ng sagot, no? Halos lahat. Hindi naman kasi God's, tanda natin yung isip ni God is sobrang lawak. Pero halos lahat may guidelines po. May binigay ang Diyos, binigay niya ang Biblia para sa ating kasagutan. Amen. Unang-una po, ayan, ready na po ba kayo? Ilista nyo. Ito po pwede nyo itopic lahat ng mga coordinator, lahat na po ng mga nagtatopic, mga Bible preacher. Pwede nyo pong itopic ito. Napakagandang topic nito. Napapanahon siya. Unang sagot dito, God's will nga ba? Or God's will ba ang resulta? No? Marami nagtatanong. Unang sagot po rito, tandaan natin, sabi nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Ulitin ko, my people are destroyed because of lack of knowledge. So nangyari sa ibang tao, totoo po yun, sabi ni God yun, napapahamak ang tao dahil sa kawalang kaalaman. So yung iba, pag walang kaalaman, hindi tama yan, hindi ganito yan, nagwawala na, di ba? Iba pumapatay, ang daming namatay ngayon. Dahil sa, nasan ba ang Diyos? Mukha wala ang Diyos, hindi ako pinakinggan. Nagwawala, iba nagpapakamatay pa. Yung iba pumapatay para lang sa mga kandidato. Amen? Pumapatay. Ang daming namatay ngayon dahil sa, naubos ang pera dahil sa kandidato. Amen po ba? So, lack of knowledge, galit na galit yung mga tao. So tama 'yung sabi ni God sa Biblia mismo, Hosea chapter 4 verse 6. So nag-iisip sila, wala kasi Diyos kasi wala silang knowledge. Naku, bakit natalo itong ano ko, kandidato ko? May Diyos ba? So they questioning God. Marami rin 'yan sa sufferings. Sa mga may kasakitan, may Diyos ba bakit hindi ako gumagaling? May Diyos ba bakit hindi nanalo ang aking kandidato? Amen. So these are the common question na ano ba nangyayari, God? Ano ba talaga? So sabi nga rin ni St. Jerome, malinaw po ang sabi niya, ignorance of the scriptures or ignorance of the Bible is ignorance of Christ. So kung wala kang kaalaman ngayon sa Bible, doon po papasok ang Bible study. Misa, marami po, misa po maliliwanagan din tayo. Ang Bible study, lalo yung theology study, lalimin mo, maintindihan mo lahat. Amen? Maintindihan mo po, kapatid. Kaya dito, mas maliwanag siya. Liliwanagan natin. Ang sagot unang-una, because of lack of knowledge, kaya ang iba, ang daming question, daming nagtatanong, nagpapakamatay, pumapatay, galit na galit. No! Lahat po kayo ngayon, kung ano man nangyayari, huwag kayong magalit ngayon, maliliwanagan na po tayo. Sino ba talaga may gusto niyan? Tao ba o Diyos ba? Ano ba talaga, no? Ayan. So, sa theology study natin, ito na po yung sagot ngayon. Okay, liliwanagin natin. Ito, i-share niyo to kasi dito mas maliliwanagan ang isip natin kasi nga dahil sa maraming tanong sa buhay. Bakit hindi natatapos sa pandemya? Bakit ang daming kahirapan, kasakitan? Nandito na rin po lahat halos sa sagot eh. Pero siyempre, meron din mga tanong na only God can answer.
dito tayo sa guidelines naman ng simbahan at ng Biblia. Ano ba ang sagot dyan, Brad? Ano ba nangyari? Bakit ganyan? Hindi nanalo ang binoto ko. Bakit ganyan? Ay, salamat sa Diyos, Brad. Nanalo ang gusto ko. Sigurado ko kagustuhan ng Diyos. So, diba? So, i-combine natin ha, para sa lahat to. Tandaan po natin, ayon sa mga theologians, ang paliwanag nila galing sa Biblia. So, mga theologians, ito po kasi ang will ni God. Ano ba talagang, dapat pag-usapan natin muna yung will. Ano ba yung will na sinasabi? Tandaan po natin, tatlong bagay yan. Okay, listen to this. Ayan, umpisa na tayo. Ha. Mas maliliwanagan tayo. God's will ba talaga itong election? Ang will ni God, ayon sa simbahan at sa Biblia, three kinds po yan. Ano yon? Positive will. Will of God yon, yung gusto talaga ng Diyos, kabutihan yan. Free will, tao yon. So, hindi God's will yon. Free will of man. So, kagustuhan mo yon, hindi kagustuhan ng Diyos. So, kailangan mas maliwanag po rito, ha? Kasi maraming nalilito rito. Kagustuhan ba ng Diyos to o kagustuhan ko lang? Amen? Mayroon naman, pangatlo, permissive will. Ano yung permissive will? Ang permissive will po, ayon po sa mga theologians, nasa Biblia lahat yan. Pag permissive will naman, pinahihintulutan ng Diyos. See? So, nagkakaroon na tayo ng idea, no? Umpisa pa lang. Ah, ganun pala. Una, positive will of God. Ano ba talagang gusto ng Diyos? Free will mo ng tao, hindi God's will yon. Tao lang may gusto nun eh. Plus yung permissive will. Bakit pinababayaan ng Diyos yon? Pinahintulot. So, naliliwanagan na tayo ngayon. Umpisa tayo sa positive will of God. Una, tandaan po natin, una pa lang paglalang ng Diyos ng langit at lupa, positive will na yon. Will of God. Ano ba talaga will of God yan? Gusto niya sa tao talagang mayaman ka, sagana ka, malusog ka. Okay, please. I-share mo to, marami tayong matututunan dito. Ayon sa Biblia, si God pa lang, creation pa lang. Diba? Nilalang niya langit at lupa, mga halaman, pati tao. Bakit? Ano ba yung will ni God? Positive will tayo, number one pa lang, okay? Ang number one rito, ano sabi ni God? Unang-una pa lang, after the creation, ang sabi rito sa Karunungan chapter 1, verse 13 to 14. Basahin po natin, ayon sa Biblia, positive will, ha? Biblical tayo. Ang sabi po rito, alam niyo po ba, pati kamatayan, dapat hindi mamamatay ang tao. Yun ang gusto ng Diyos eh. Unang-una pa lang at ayon sa Biblia, ayon sa turo ng simbahan. Sabi rito, ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Sabi rito, no? Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya kinalulugod. Ano sabi? Pag namamatay ka pala, hindi niya kinalulugod. That's positive will of God. Ano pa sabi rito? Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy. At lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. So, mga nilalang ng Diyos, mabuti yan. Mabuti yung mga politician, mabuti ako, mabuti tayo lahat. Nilalang niya, pati yung mga hayop, lupa, lahat ng mga bagay. Sabi rito, wala siyang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay hindi nagahari sa daigdig na ito, ang salita ng Diyos. Karunungan chapter 1 verse 13 to 14, nakakamangga, di po ba? So that's knowledge, that's wisdom. Yun ang sabi ng Diyos. Yung iba sinisisi ang Diyos, hindi totoo yan, ganito yan ba, nagpapakamatay na. Yung iba ayaw maniwala may Diyos. Why? One reason, lack of knowledge. Madali ka magpanik, madali ka magalit, madali ka magpanik, madali ka magpakamatay. Why? Lack of knowledge. Tandaan po natin, si Lord, si God, noong pamangumpisa po, yun ang gusto niya sa atin. Hindi ka mamamatay, kapatid. Ang gusto niya, hindi ka maligtas ka, tuloy-tuloy daw. Pagpapatuloy, sabi rito ng Biblia. Maliwanag po, salita po ng Diyos to. Dito po siya nakikipag-usap sa atin. So kung wala kang Bible study, wala kang smisa, mahihirapan kang intindihin ng lahat ng bagay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ano pa ba? New Testament tayo. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ang sabi rito ha, sabi ni San Pablo pa lang dito eh, malinaw po yun eh. Ang sabi po niya rito, 2 verse 4. Ang sabi rito, ha? Malinaw po. Sabi rito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas.
na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, ang salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ano daw ang gusto ng Diyos nung una pa lang? Maligtas tayo. Sa lahat, kapahamakan, kahirapan. Pero kailangan, sabi rito, dapat daw, kaalam ng katotohanan. Yon ang sinasabi ko. Okay? Dapat makaalam muna ng katotohanan para ka maligtas. So, kung lack of knowledge ka, wala kang alam, malinaw po yan. Kung wala kang alam, ay, hindi ka interesado sa Bible study, theology, catechism, hindi ka interesado eh. Paano ka nga maliligtas? Hindi mo alam. Kaya nagpapanik ka agad, nagagalit ka. Bakit ganito resulta ng boto? Tama po ba yun? Amen ba? Bakit ganito? Bakit natalo ang manok ko? Bakit ganito? Kasi wala tayong alam sa turo ng simbahan at ng Biblia. Remember, ang church po, ang wala pang Biblia, may church na, may simbahan na. Ang simbahan gumawa ng Biblia. So sila po ngayon ang magpapaliwanag. Amen? Malinaw po ba yun? Ayan. Positive will po lahat 'yan. Nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay para daw para sa atin lahat. Dapat walang mamatay, dapat tuloy-tuloy ang buhay. Ang sarap isipin, gusto maligtas, pero dapat na alam mo 'yung katotohanan. So kung hindi mo alam ang katotohanan, mapapahamak ka ngayon. Amen. So ngayon, sasagutin na ano ba nangyari naman, Brad? Bakit nagkaganito? Ang daming kasakitan, may kamatayan, may problema. Bakit? Biblia na naman ang sasagot. Karunungan ni Solomon po, chapter 2, verse 13, 23 to 24. Ano sabi po rito? Bakit naman, Brad, nangyayari? Okay? Doon papasok sa free will. Free will na, hindi na God's will po ito. So, kakala ng tao, lahat God's will eh. Kaya po nagkaka-problema yung mga tao. Hindi nila naintindihan. Akala puro God's will. No. Ano sabi sa karunungan chapter 3, chapter 2, verse 23-24? Sabi niya, pagkat inulit niya po ito, sabi rito, pagkat ang tao hindi nilikha ng Diyos para mamatay. Malinaw po yan, ha? Sabi rito, kundi para maging larawan ng larawan niyang buhay. Diba sabi nga, we will be, sabi niya, in the image of likeness of God, lalalangin natin ayon sa ating wangis, larawan. Inulit po sa karunungan, Genesis yun, inulit na naman po dito. Totoo. Kasi karunungan, tayo ang image ni God. Gusto niya maganda. Pero ano nangyari? Eto na sagot. Ayan, free will. Eto na papasok ang free will. Sabi rito, ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim. Anong napailalim? Napailalim sa kanya. Ibig sabihin, sumunod kay Satanas, hindi sa Diyos. Amen? Palapakan natin sa Lord. Lumilinaw na, no? Malinaw po rito, anong sabi? Dahil sa pagkaalipin natin sa Diablo, will, free will mo yun eh. Pinili mo. Hindi God's will yun. Ang God's will, ulitin ko, gusto ng Diyos maligtas ka. Tama? Gusto ng Diyos malusog ka. Gusto ng Diyos yung mamumuno sa iyo, matino, pagyayamanin tayo. Pero anong ginawa ng tao? Una pa lang ha. Pag-uusapan natin, una, isasummarize natin ito hanggang New Testament, hanggang mga pangyayari ngayon. Masasagot talaga eh. May sagot ang Biblia. Dahil daw doon sa free will natin, sumunod tayo sa Diablo, hindi sa Diyos, napahamak. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Summary, sa Genesis po, anong ginawa, anong sabi ni God? Huwag mong kakainin itong mga prutas na to. Lahat sa'yo pwede. Anong ginawa ni Eva? Kinain, sinuway niya ang Diyos. Free will niya po yun. Binigay ng Diyos sa atin kasi yan eh. Kaso ano nangyari? Pinili ni Eva na sumuway sa Diyos. Ano nangyari? Pag binasa mo sa Genesis chapter 3, mga parusa, ayan, ang parusa niya kay Adan. Ano parusa kay Adan? Mamamatay ka na, Adan. Dati dapat hindi tayo mamamatay. The reason is free will. Number 2 yon. Una, positive will of God. Gusto niya mabuti, hindi tayo mamamatay. Pangalawa, nagkaroon ng free will. Binigyan ka. Bakit? Gusto niya kasi ayaw kanya maging robot na
kundi ka pindutin. Hindi. Dapat sa kalooban mong sumunod ka. Yun ang free will. Gusto niya yung loves mo siya na sa sarili mong puso at kaluluwa at sarili mong will. Eh, ano nangyari sa tao ngayon? Una pa lang dito sa Biblia, ang ginawa po, yung nawala na po yung free will ng mga tao. Amen? So, ginamit nila sa masama. Maliwanag po yun, kaya nagkaroon ng kamatay, ng kasakitan. Ang, malinaw pa nga dito eh. Pagdating sa New Testament, sinabi nga ni Jesus, ito, John 3:9, maliwanag po rito, ang sabi po rito ni Jesus na mismo, ang New Testament na hanggang ngayon, ginagamit ang free will, hindi God's will ah, free will ng tao sa masama, sa kasamaan. Ano po sabi rito? Sa John 3:19, ang sabi po rito, si Jesus mismo ang nagsabi, sabi niya rito, hinatulan sila sapagkat naparito ang sasalibutan ng ilaw, ngunit, ito po ah, ang reason, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa, ang salita ng Diyos. Juan chapter 3 verse 19. Free will, inibig mo eh. Inibig ko eh, inibig ng tao, inibig ni Eva eh, na sumuway eh. Tama po ba? Amen? So, naliliwanagan na tayo. Kasi kung ano yung ginusto mo eh. So, dito natin, uti-uti natin naliliwanagan, God's will ba yung election? Uti-uti na. No? Dinadahan-dahan po natin. So, inibig, sabi, maraming mapaparusan, may impyerno. Hindi God's will yun. So, akala ng tao, God's will lahat ngayon. So, doon pa lang, makikita mo na, no? Ang karunungan ng Diyos, tandaan natin, hindi lahat pala God's will. Uulitin ko, ha? Hindi lahat pala God's will. Why? Because we have free will. Binigay din ng Diyos yun. Ano yung free will mo? Inabuso mo. Tama, no? Ano pa ba yung free will? Bakit nagkakasakit ang tao? Awit chapter, ang daming rason dyan ng Biblia po. Hindi po ako nagsasabi. Ayon lahat po sa simbahan at ng Biblia. Paliwanag na simbahan at paliwanag ng Biblia. Awit chapter 38 verse 3. Malinaw po. Bakit nagkakasakit ka? Marami na tayong in-explain natin dati ito. Ano sabi rito? Sabi rito, sa 8 po. Okay. Chapter 38 verse 3. Ako'y nilalagnat sa taglay kong galit, sa taglay mong galit, dahil sa sala ko. Ano daw po? Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Ang salita ng Diyos. Hindi God's will na naman. Anong dahilan? Dahil sa kasalanan pala. Ecclesiastico chapter 37:27-31. Di ba po ba? Binasa ko na to dati. Ano sabi? Nagkakasakit ang tao na mamatay dahil sa katakawan. That's the reason. It's not God's will lahat. Malinaw po ba yun? Palakpakan natin si Lord. So, napakalinaw ng mga talatang binigay natin. May, ang positive, una, i-review natin, yung positive will ni God, yung gusto talaga ni God, from the beginning, hindi tayo mamamatay. Ibinigay niya, napakaganda ng binigay yung buong mundo noong wala pang tao. Hindi pa sira-sira yung mga bundok. Hindi pa sira-sira yung mga lupa. Hindi pa sira-sira na kung anong sinira ng tao. Gusto kasi ng Diyos, lahat positive. Positive will of God. Anong ginawa? Second will, free will. Yung free will, ginawa nila sa kalokohan. Kagustuhan mo magkasala. Gusto mo kumain ng mga bawal, nagkasakit ka. Sino may kasalanan? Ang Diyos? God's will? No. It's free will. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi nga ni Jesus, so sabi nga ni Jesus mismo, ano sabi niya, ano, hinatulan sila dahil sa pinili nila, pinili, free will nila, mas gusto nila yung masama. So naliliwanagan na natin. Mas pinili yung masama. Ngayon sa number 3 tayo. Ayan. Permissive will naman, hinayaan ni God. Ano ba yung permissive will? Ito naman ang permissive will. Pagpapapayag naman ng Diyos. Tandaan natin, ang very good example sa permissive will o tinatawag niya redemptive suffering ng theology. Ang sabi po doon, bakit si Jesus, ayan po ha, ito ang very good example dito. Bakit si Jesus, tingnan mo, nag-suffer.
Amen? Nag-suffer siya. Bakit pinabayaan ni God yun? Eh, anak niya yun. Tama ang tanong, no? Marami nagtatanong sa akin. Kasi sa kapangyarihan ng Diyos, isang ganyan lang yan. Hindi na kailangan mag-suffer. Why? Tawag doon, permissive will. Pinabayaan niyang ipako sa krus, mamatay sa krus si Jesus. Why? Because yun ang gusto niya. Bakit? Dahil doon, siya'y muling mabubuhay, maliligtas ka at ako sa kasalanan natin. Amen? Palakpakalatin si Lord. Yun ay pagtubos. So yung paghihirap ni Jesus, tandaan po natin, hindi yun God's will para parusahan si Jesus. It's a permissive will. It's not positive. Nag-gets niyo po? Hindi siya positive will of God, number one. Eh. Number two, hindi rin siya free will. Hindi na, although free will si Jesus na sumunod sa Diyos. Kasama sa free will yon. Sinunod niya ang Diyos. Ngayon, nung pagsunod niya sa free will ng Diyos sa kanya, makikita mo po, pag free will ni Lord, mag-suffer ka man, si Jesus nag-suffer, pero tingnan nyo, pagkatapos yon nabuhay naman siyang muli. At doon, yun ang papatunay sa atin na may kabilang buhay. Dahil doon, naniniwala tayo din ngayon, pag namatay tayo, sumusunod sa Diyos, may kabilang buhay ka rin. Amen? Palakpakalati si Lord. Malinaw po ba yun? So, permissive. Ganyan din ang mga tao ngayon. No? Bakit pinababayaan ang nangyayaring to? No, bakit ganito? Bakit gano'n? No? So, nangyayari, pwedeng permissive will yun. Ngayon, pwede rin will of God. Pwedeng positive will of God. Positive yun. Pero itong pagkasakit ni Lord Jesus, ganun din po, alam niyo po ba, sa Fatima, yung bata doon, si Jacinta, no? So, yung bata po doon, sa Francisco Jacinta, yung batang, pinakabatang babae doon, kinausap ni Mama Mary, sabi niya, gusto mo bang mag-suffer para sa mga kaluluwa ng tao? Sabi nung bata, yes. Yes, mother. So, magsasuffer yung bata. Yung nag-suffer ba yun? Willing ba? Ano ba niya yun? Positive will ba ni God? No. Free will niya yun. Free will na magsasuffer siya. Not because of the kasalanan. Gusto niyang maisip kung makakasave ako, Mother Mary, bakit hindi? Nag-suffer yung bata para sa kaligtasan natin lahat. So yun ang willing. Ganon din si God. Ganon din yung mga apostol. Nag-suffer sila, hindi dahil makasalanan sila. Amen? Nag-suffer din sila, si Apostol Pedro, nag-suffer siya. Alam niyo po, pabaligtad nga eh, pinako sa krus, pabaligtad si Apostol Pedro. Apostol San Pablo, namatay, pinugutan ng ulo. Dahil ba sa makasalanan sila? No! Doon papasok yung permissive will. Pinahintulot ng Diyos dahil itong mga to kailangan nila magpakamatay, mag-sacrifice, pinahintulot po ng Diyos yun. Bakit? Para sa ikaliligtas naman natin yon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Naintindihan nyo po? No? So, i-review natin. Malinaw po ba yon? I-review natin. Yung will, tatlo yan. God's will ba? Ang tanong natin, no? Ay, ang will, tatlo yan. Tatlong will yan. No? Una, ayon sa Biblia, ayon sa simbahan at Biblia, sabi nga, positive will of God. Gusto niya talaga yan. Unang-una pa lang, gusto niya walang mamatay, walang mahirapan. Pangalawa, free will. Nasa sayo, gusto mo bang magkaroon ng masaganang buhay, na hindi ka nagkukulang, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Pero yung sa free will, halos lahat ng tao ginamit nila sa kasalanan. Kaya nagkakasakit na impyerno. Free will nila yon, hindi God's will yon. Malinaw po ba yon? Permissive will, number three, lininawin natin. Yung permissive will, pinabayaan niya naman yon. Si Jesus, pinabayaan niya magkahirap. Talaga mahirap yun, ha? Pero free will, ginamit ni Lord God, ni Lord Jesus. Ginamit niya yung free will niya. May free will din si Lord Jesus, tandaan natin, ha, bilang tao. May free will siya. Ang ginamit niya sa free will, sige, Ama, ang kalooban mo ang masunod. Pero nahirapan pa rin siya, hindi dahil sa kasalanan. Tama? Nahirapan siya, hindi dahil makasalanan siya. Permissive will, pinaintulot ng Diyos,
para magkaroon siya ng redemptive suffering or pagtubos. Kaya after naman nun, makita mo ba talagang from there on, ngayon kalat na sa buong mundo ang pagsasuffer niya at kalat na kalat na sa mundo na muling niyang pagkabuhay. Yun ay ang pagliligtas at pagtubos sa ating mga kasalanan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Malinaw po ba yun? No, ngayon meron namang pang-apat lastly bago ko tayo pumunta sa ano dito sa nanalong presidente. Ngayon, dito naman tayo. Oh, Brad, ito na ang huling tanong ngayon. Bakit yung mga bata nadadamay? Wala namang kasalanan 'yon. Walang free will pa 'yon. Wala pang kasalanan, namamatay. Ito po at may mga tanong naman ngayon na talagang hindi natin maaarok naman. May mga tanong na ganyan. Tulad ng ganito, isang magandang tanong. Alam niyo po ba, pandemya, COVID-19, ang magandang tanong dito, bakit ganun? Bakit ang, alam niyo po ba, dito sa Japan ngayon, sa Japan, umaabot ng 30 to almost 50,000 COVID cases a day. Araw-araw po may bago, buong Japan, 30 to 50,000 a day. Yan ha. Ang Japan po, tandaan natin, kilala sila sa madisiplina, lagi nakamask yan. Wala pang pandemya nakamask. Ang Pilipinas, nakita naman natin, ha, magmula Holy Week hanggang election, dikit-dikit. Pero sa Pilipinas, nakita mo, 200 lang. Buong Pilipinas, 200, 100 plus. See? Sino makakasagot po nun ngayon? So may mga katanungan naman na it's beyond God's will. Hindi na natin alam yun. Ang tawag doon, ang Diyos na nakakaalam, masyado ng malawak yun. Hindi mo masasagot. Biruin mo, dito sa Japan hanggang ngayon, everyday po, 30 to 50,000 a day. Disiplina ang mga Hapon, kahit sa ibang bansa, disiplina. No? Pero ang Pilipinas, ano ba talaga? Hindi nga disiplina Pilipinas, pero 100 lang, 200 lang. Masasagot ba natin yun? Iba naman po yun. That's God's beyond will. Hindi na natin maarok yun. So doon, papasok na talagang mayroong mga... Ito pa isang tanong. Bakit si Jesus noon, sabi ni Jesus, pag gusto niyang buhayin yung bata, binubuhay niya yung patay. Bakit tayo, Lord, Lord, yung anak ko o yung nanay ko, tatay ko, buhayin mo, pagalingin mo. Pero hindi nangyayari. Bakit marami mga batang nadamay sa pandemya, ang daming namatay, hindi naman dahil makasalanan. Yung sa diniscuss natin free will, dahil sa kasalanan daw. Eh wala pa namang free will yung bata, bata pa yun. Nadadamay sa pandemya, ang daming namatay. Binagyo, ang daming nalunod na bata. Yun ang mga tanong naman, na, bakit si Jesus naman, pinabaya, ito naman, binuhay niya. Mayroon pa. Nakulong si Apostol Pedro pero akalain niyo si Jesus po, 'di ba? Naalala niyo yung nakulong siya, nakulong sila Apostol Pedro at talagang sinave ni God. Sinave ni Jesus, sinave ni God pamamagitan ng anghel. Marami pong talata sa Biblia na sinave naman, gusto pa lang i-save, kaya niya, bakit hindi niya i-save yung iba? Sinave niya po si dito po 5:17. Ano po sabi rito? Gawa chapter 5 verse 17 to 20. Sabi rito, ngunit kinagabihay, sabi rito, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Gawa chapter 5 verse 19 na yon. Sinummarize lang natin. Nabilanggu po yung mga apostol, wala na si Jesus dahil sa pagpapalaganap nila ng about Jesus Christ, about the Messiah, nakulong sila. Alam niyo nung nakulong sila, niligtas sila ng anghel ng Panginoon. Ang dami pong ganyan sa kahit sa Old Testament, may mga niligtas ang Panginoon. Bakit itong mga to naligtas? Bakit ang nanay ko, tatay ko, hindi mo niligtas sa kapamakan? Tanong na naman ng tao yan, di po ba? Yes, tanong din natin yan. So may mga ibang tanong, pero halos lahat naman may sagot ang Biblia. Ang sagot naman dito sa mga, yung iba po, ang dami, alam natin, mga magnanakaw, mga walang Diyos, mayayaman. Amen? Ang daming walang Diyos, mayayaman. Mga, yun nga, corrupt people, dyan sa atin, corrupt, mayayaman, may sasamang tao, mayayaman, nananalo pa minsan. Amen? So, hindi,
wala tayong ngayon, we cannot judge them. Base dun sa binasa natin ngayon, bakit binuhay ni Lord yung mga bata? Pero sabi ni Lord sa Biblia, ang sabi niya, kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan, di ba? Lahat po yan, di ba? Ang pinto ay bubuksan sa'yo, manalangin ka, humingi ka, ikaw bibigyan. Pero bakit ako humihingi? Sabi natin, hindi naman binibigay lahat. Una, doon natin kunin. Positive will, tanda natin, baka free will, baka kasalanan mo na. Permissive will naman, baka naman itong pinipermit ni Lord yan, dahil baka may maganda namang pangyayari. Amen? Nag-guess nyo po yun? So, ang tanong mo ngayon, bakit ganun? Yung nanay ko, tatay ko, dinalangin ko, hindi naman, namatay din. Bakit yung mga apostol nun, sinave? Si Jesus actually, hindi na-save. Tama? Si Jesus po, namatay talaga. Itong mga apostol, hindi, na-save sila nung una eh. Sinave sa bilangguan. Eh, samantala si Jesus, pwede naman po siyang isave sa cross. Tawag doon permissive will. So, gusto niyang siguro isave yung mga apostol. Kaya nangyari yun. That's permissive will. Kasi, hindi pa nila oras mamatay. Nung mamatay naman, hindi na niligtas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Di ba? Namatay na sila eh. Ang ayon sa history, si Apostle Pedro ay namatay sa Rome. Talagang died on the cross, pabaliktad. Si Apostle Pablo, namatay naman po siya, pinugutan ng ulo. So, doon hindi na niligtas. Why? Sabi nga doon papasok yung permissive will na yon. So, beyond that will na yun, di na natin masyadong ano yun. Pero, sa lahat ng ordinary nangyayari, may sagot ang Biblia talaga. So, tama yun, kailangan may knowledge tayo. So, the possibility, bakit nangyayari to? Kung may alam ka sa Biblia, sa turo ng Biblia, mga theologians ang paliwanag nila, maintindihan mo, ang gusto talaga kasi ng Diyos sa atin, permissible niya, gusto niya talaga maano tayo, mabuhay ng walang hanggan, maligtas, malusog, magkaroon ng financial blessings. Pero ano sabi pangalawa, free will, ginamit mo kasi yung free will mo sa masama. Malinaw? Permissive will, pangatlo, yung permissive will mo kasi, pinabayaan na lang ni Lord yan. Kasi may magandang mangyayari sa'yo. Amen? Palakpakan natin si Lord. And lastly, ano po ba yung last natin ngayon? Tungkol naman dito sa resulta, God's will ba yan? Pag-aaralan naman natin, ayon sa pinag-aralan natin, mas maliliwanagan tayo rito. God's will ba ang panalo, no? Ng bagong magiging presidente natin? No, God's will ba yun? Bakit hindi nanalo ang kandidato kong binoto? God's will ba yun? Una, sa ayon sa pag-aaral sa Biblia, dalawa po yun. Una, tatlo yun. Di ba naalala mo? Permissive will ni God, free will, at, una, positive will of God, free will of God, number two, number three, permissive will. Pwede yun sa tatlo. Okay? Intindihin niyo po ito, ha? Ang nangyayari ngayon sa election natin, tatlo rin. Positive will of God, kagustuhan ng Diyos yun, tama, pwede niyang iluklok kahit sino. Amen? Pwede niya, gusto niya iluklok eh. Okay? Pwede. Pwede naman ang free will naman ng tao. Gusto lang nilang iluklok siya. So, pasok doon, free will, positive will. Ngayon, pwede rin permissive will, pabayaan na natin siya dahil baka bigyan ng Diyos na pagkakataon siya. Amen? So kahit anuman ang nakaraan ng bagong presidente natin, kahit anuman nakaraan, siguro si Lord, permissive will na yun eh. Pinabayaan na lang niya ngayon. Amen? Naintindihan po ba natin lahat? Una, positive will of God lagi yan. Yes. Pero pwedeng free will ng tao, gusto lang kasi nila yan eh. At pwedeng permissive will. Ito na lang ngayon ang pinakamahalagang pwede natin gawin. Brad, anong gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon, ipagdasal natin, accept, di ba? Ano sabi ni Jesus? Ito po ngayon ang pinakamagandang modelo natin. Si Jesus pa rin, Bible pa rin. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi niya sa Garden of Gethsemane? Sabi, Ama, sana alisin mo ang sarong ito sa akin. Yung paghihirap ba niya? Pero ano sabi niya? Hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yun. So, magdasal tayo.
gusto natin, kandidato natin, pero hindi man nasunod, okay lang po, kasi God's will nga eh. Tapos, God's will yun. So, pabayaan natin, i-shoulder, ibigay natin, and then, anong pwede natin gawin doon? Accept, then move on. Amen? Accept, then move on, and pray for the best. Eto na ngayon, mga kapatid, kung sino man po naman, dito sa pabor ka sa ating bagong presidente, ang ating bagong presidente naman, siyempre, God's will yan, free will din ng mga tao, God's will yan. Ang ipagdadasal na lang natin ngayon, mga kapatid, brothers and sisters, ito yung last thing na iiwanan natin. Ang iiwanan natin, ipagdasal natin, ano yon? Yung free will niya. Ulitin ko ha, yung free will niya, pwede niyang gamitin sa masama, pwede niyang gamitin po yun sa mabuti. Kagaya nung ni Adan, Eva, sila po yung namumuno nun sa buong mundo, ha? Wala pang tao. Very good example. Adan at Eva, sila yung namumuno nun. Pero anong ginawa ni Eva at Adan? Sumuway. Iniluklok ng Diyos yun. Lilinawin ko. Iniluklok ng Diyos si Adan at Eva para mamuno sa buong mundo. Anong ginawa? Pinili nila yung free will nila sa masama. Ganun din po tayo ngayon. Ito po yung analogy natin ngayon. Free will niya, God's positive will, gusto niya iluklok po itong bagong presidente. Yes. Totoo po yan. Sabihin natin sa mga ibang tao para mas maliwanagan sila. Pero may free will din po yung tao. Pinili rin siya. Free will din. Pasok. Ngayon, tapos na yun. Parang nung si God, binigay niya yung mundo, lahat, binigay yung prutas, niluklok niya yung dalawa, Adan at Eva. Anong ginawa naman ng Eva? Sumuway. Ngayon, dito tayo papasok ngayon. Niluklok ang presidente yung bago. Anong gagawin natin ngayon? Ipagdasal natin na ang free will niya, kasi nung una po, yung free will ni Adan at Eva, inabuso. Ngayon, yung free will naman ng bagong presidente, yung free will niya, ipagdadasal na lang po natin ngayon na sana yung free will niya, gawin niya sa tama, aral at utos ng Diyos para lahat po tayo ay panalo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Malinaw po ba? And lastly, para sa atin naman, ito po, para sa atin naman to, no? Sa tao, no? Sa ating mga tao, lagi ko sinasabi, kung gusto mong pagpalain ng Diyos, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Matthew chapter 6, verse 33. Ano sabi ni God? Kung gusto mo naman pagpalain, ha, hindi dahil sa presidente o no, gusto mong pagpalain ka, gumaling ka sa karamdaman mo, magka-financial blessings ka, hindi ka magugutom. Ano sabi ni Jesus mismo? Unahin mo ang Diyos, sundin, yan ha, sundin ang kalooban niya at ang lahat ng gusto mo ay ibibigay niya sa iyo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Two things, no? It's of God's will, free will yan, kasama God's will yan. And then yung free will pwedeng abusuhin ng bagong presidente o pwedeng hindi. So ang ipanalangin na lang natin, so let's just accept and then pray. Accept, move on, and pray for him na sana gamitin niya yung free will niya sa maka-Diyos na paraan na pamumuno. Amen? At tayo naman, tuloy-tuloy lang yung unahin ng Diyos, sundin ang kalooban niya para lahat po tayo ay pagpalain niya. Amen? Palakpakan natin si Lord sa kalooban ng Holy Spirit Santo. Ayan, may natutunan po ba? Yan po, no, sana i-share nyo to para ngayon mas maliwanag na sa atin, no? Maliwanag na sa atin kung ano yung, bakit nangyayari itong mga to. At God's will nga ba, God's will ba ang resulta ng election na to? Amen? Dumako na po tayo sa healing prayer. Ayan, muli. Huwag na po natin kalilimutan, na. So, God's will. Ang God's will, ang gusto niya talaga tayo maligtas, no? Lalo-lalo na sa spiritual, no? Let's focus on the spiritual. Gusto niya maaligtas tayo lahat. Kasi any moment, anytime, malapit na siyang tumating. At go to confession po, huwag natin kalimutan. But for now, di ba, sabi nga, pag hindi ka, ang gusto, kapag may kasakitan ka, magsisi ka, magbalik loob ka. Ecclesiastico chapter 30, verse 9 to 10. Magsisi ka, kapatid, gagaling ka sa iyong karamdaman. Ipikit mo ang mga ata mo ngayong oras na to, isuko mo ang buong buhay mo sa kanya, kapatid.
Malinaw po ang sabing pinag-aralan natin. Ang gusto ng Diyos, sumaba buhay natin. Ang gusto ng Diyos, maligtas ang kaluluwa natin. Ang gusto ng Diyos, marami tayong blessings. Pero ang free will mo, ginamit mo sa masama. Ngayon, ibalik natin sa Kanya. Ibalik natin yung free will natin sa Kanya para pagpalain tayo, magsisi, magbalik loob muna. Lord, nandito po kami, patawarin mo kami. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming pagkukulang, O Lord God. Kami nagsisisi, nagbabalik loob sa iyo. Lord, salamat po sa karunungan na binibigay mo sa amin. Maraming salamat po ngayon na intindihan namin na lahat po ito ay kagustuhan mo. Ngunit ang tao lang ang nag-aabuso sa kanyang kalayaang pumili. Free will niya ay abuso, Lord God. Dahil pagsuway sa iyo. Lord, patawad. Patawad. Ngayon, dumako na po tayo sa healing prayer, no? Jesus said, sabi niyo, Marcos 16:17-18, ipatong mong pagpalang kamay mo sa kanila, gagaling sila sa kanilang karamdaman. Ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid, lahat na may karamdaman, may kahilingan ngayong oras na ito, ang kanang kamay mo sa ulo, ang kaliwang kamay sa may karamdaman. Totoo, spiritual pa lang, blessed na blessed ka na. Dahan-dahan, pag-agaling ka ng Diyos, tuloy-tuloy lang po ang papagpa-pray over sa inyo ni Lord. Hindi po ako instrumento lang ako. Lord, nandito po ang aming mga kapatid. Daluhin mo silang banal mo espiritu. Patawad po. Patawad. Sa aming makasalanan. I-bless mo sila magmula ulong ng talampakan. Sa makamag-anak nila, mga kapatid, makamag-anak, mga lolo at lola, mga magulang, iligtas mo sa kapahamakan. Bigyan ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. At ang aming kapatid na ito, Lord, na masugid mo tagasunod, Lord God. May hinihiling siya sa personal niya, pangangailangan, physical man yan, financial blessings, material blessings. Lalo na sa spiritual blessings, Lord, ibigay mo po ngayong oras na ito, Lord God, may hinihiling siya. Patawarin mo siya sa kanyang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, sa kanyang pagkukulang. Para dumalo yung pagpapala, Lord, financial at lalo na physical na karamdaman niya. Lord, nandito po siya, Lord. Bigyan mo siyang biyaya. Sabi mo, dalawa, tatlo ng titipon sa iyong pangalan. Nasa kalagitnaan ka namin ngayon. Ikaw ngayon nakahawa sa kanyang ulo, Lord. Bine-bless mo siya. I-bless mo siya ngayong oras na to sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed. Be healed. Be healed and be healed. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed. Be healed and be healed. Lord, dinadalang namin ang mga kapatid na may karamdaman. Aking sister wife, ang kanyang kapatid, at mga pamilya niya, at ang lahat ng kapatid ko, lalo na po, mga kamag-anak namin, lalo na po, ang aming sister, si Ate Pines. Patuloyin mo siyang pagaling sa kanilang kamangkaramdaman. Ibigay ang kanilang kailangan. At lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, Lord, mga ninuno at lalong-lalong walang nakakaalala, kaawaan mo po sila. Dalhin mo sila sa buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kung na-bless po kayo, no, i-share mo po ito. Hindi lang po siya Bible study, hindi lang po siya theology, catechism. Kompleto po siya, may healing prayer sa lahat ng may kahilingan kay Lord. Amen? So ngayon, kung na-bless ka, tandaan mo kapatid, kung na-bless ka, itaas mo yung kamay mo, magpasalamat ka. Yung palang makarinig tayo, makapagsisi tayo sa kasalanan, yung palang na-bless ka na kapatid, makarinig ka. Ang daming mga namatay, hindi nakarinig ng katotohanan. Ang daming mga namatay, hindi po nakarinig at nakapagsisi. Taas natin ating kamay, nalulugod si Lord pag tinataas mo kamay mo. Hindi kayo pababayaan, hindi ka magkukulang kapatid, sigurado yan. Yung buhay ka palang, blessed na blessed ka na. Yung malakas ka, blessed na blessed ka na. May kinakain ka, tatlong beses isang araw, blessed na blessed ka na. May tinutulugan ka, may tinitiran ka, blessed na blessed ka na. Thank you Lord, thank you Jesus. May mga tao nagmamahal sa iyo, blessed na blessed ka na. Wala kang mga saganang-sagana dyan, pero tandaan mo kapatid, yung makapagbaliklob ka at na kay Lord ka na, blessed na blessed ka na. Amen!
Thank you, Lord. Salamat sa buhay, sa kalakasan, Lord God, sa kinakain namin, sa tinitira namin, sa mga nagmamahal sa amin. Salamat, Lord, sa mabuti mong balita ng kaligtasan. Sabi mo nga, Lord, lack of knowledge talaga, madidestroy ang mga tao. Salamat sa kaalaman. Salamat po sa knowledge na yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan po natin si Lord. Tandaan po natin, maliwanag po yun, no? Matthew chapter 6, verse 33, ulitin ko, no? So, kung gusto mong pagpalain, ha, tandaan po, kung gusto mong pagpalain, ha, okay lang po yan, yung mga election, but ang tunay na pagpapala na kay Lord. Amen? Na kay Lord po yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Araw-araw po kayo manood ng vlog. Araw-araw po yan para mabless tayo. Word of God yan. Sundin ang kalooban niya. Lahat ng gusto mo, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Amen. So sabi ni Mama Mary, huwag natin kalimutan, pray the Holy Rosary, araw-araw Misa, Chaplet of Divine Mercy, Bible Study, Conversation. And ang, siyempre, tunay na kaligayahan, nasa, siyempre, sabi nga, nala sa pagsisisi, kabanalan, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buong pamilya. Amen. Sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayong maging updated sa lahat ng ating mga bagong vlog. God bless us all. See you next vlog po. Ingat po kayo.